So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, isingit muna natin tong PSP tournament. Ito yung Matira Mayaman tournament at ito yung Badang versus Akata. Kung maaalala nyo is na-review na natin last month yung Mott versus J Black na nagkaroon ng sobrang daming issue or controversies, no? Hindi na para isa-isahin natin yung mga issue or controversies na yon. Panoorin nyo na lang yung battle mismo, at kung gusto nyo malaman yung review ko doon, libre yan. You can check it sa channel natin. Kung ayaw nyo, walang problema, panoorin nyo yung mismong battle sa PSP Entertainment na channel. Okay? So ayun, Badang vs. Akata, Matira Mayaman Tournament. So sa mga nagtatanong or sa mga nagtataka bakit sinasama ko na or iniisa-isa ko na yung mga battle sa tournament dito sa Matira Mayaman, kasi sa mga loyal subscribers, loyal viewers natin dyan, alam nyo na, di ba, na kapag nasa tournament tayo, ihintayin ko ma-upload yung walong battle or walong tournament para i-review ng sabay-sabay, di ba? Alam nyo yan. Lagi ko yung sinasabi sa inyo. Pero hindi ko pa kasi kabisado, no? Kaya ako iniisa-isa or kaya ako nire-review na yung tawag dito, yung mga tournament battle dito sa PSP, kasi hindi ko pa kabisado. Tulad nun, inuna nilang in-upload yung Mott J Black dahil nga sa controversies. What if walang controversies yon, no? Syempre inuna muna nila matapos i-upload yung PSP QC, which is sobrang tagal. Then yun, 'di ba, in-upload yung Mott J Black, tapos in-upload ni ng PSP Entertainment yung mga battle, yung mga remaining battles dun sa PSP QC, 'di ba? So mapag-iiwanan tayo kapag inantay ko pa yung first round matapos, kasi sa April 27 ata yung isa pang first round din, yung sila Lipcram, Lanceta, Sack. Ay, hindi sila Sack. Sila basta yung mga hindi pa nagba-battle, hindi pa naglalaban sa first round. So matatagalan tayo. So ngayon sa PSP, sa Matira Mayaman, hindi ko kasi kabisado yung uploading nila. So I think kailangan nating ipasok or isingit yung mga tournament nila kahit pa isa-isa. So yun yung explanation ko doon. Pero sa ibang tournament ganun pa rin, sa 1UP, sa Motus, sa Flip Top ganun pa rin. First round buo, kumpletuhin natin, then saka tayo mag-move sa second round. Tingnan natin, okay? Badang vs Akata, sabog na yung notif ko sa mga request na to, kaya huwag natin patagalin to. Umpisa na natin to, guys. Badang vs Akata. PSP Matira Mayaman Tournament. Let's go. Sagbaka na! Good morning! Running! Ano? Rapist at manyakis na naman ng iyong atake? Tangina pare, yung isyo ko na lagi niyong sinasabi, pang-motivate ko yung sa aking sarili. Lalo akong lumalakas kapag binabanggit niyo yung palagi, kaya sige! At anong sinasabi mo na kung saan sila kumakain, doon ka tumatae? Ako, kung saan ka tumatae, doon naman ako nagtatapo ng mga tae. Sa bakanting lote ka lang pala tumataing leche ka. Doon kita iti-therapy session habang dinidila ka ng aso, kasi tae ka. At hindi ibabalik yung katinukan sa sarili mo kahit hindi pa bumabalik yung ROI mo. Matapang ka ba talaga tumingin ka sa akin? I too. Ako ang tunay na ROI base sa aking statement. Gantito ng isang api, tawagin mo akong return of innocent. Dapat alam mo yan, kasi tapos ka ng kolehiyo. Hindi yung nagdesisyon na yung korte, mga bobong haters pa rin paniniwalaan mo. Di ba nga, kaya tapos ka ng kolehiyo? Kaya tanong ko sa'yo, anong feeling ng edukadong bobo? Yung tipong pinagsisigawan mo na mataas ang pinag-aralan mo pero hindi mo maunawaan ang salitang acquitted sa kaso. Ganun ka agago. Salitang acquitted, hindi mo maunawaan ang ibig sabihin ng salitang acquitted na tao. Kaya naalala ko, nung grade 1 ako, ikaw pala yung batang pinapahirang ko ng kulangot sa ulo. Inaagawan ko to ng pagkain, kinikikilan hanggang maglupasay siya. Iiyak ng todo kasabay ng tulo ng laway niya.
Kasi bata pa lang ako, gangster na. Araw-araw ko itong binabatukan hanggang nagpa-transfer ka. Pero nagpa-kick out pa rin ako para sundan lang kita. Dahil di kumpleto ang araw ko kapag hindi ko sinasampal siya. Tapos nung high school na kami, hindi pa rin siya pwedeng hindi magpa-copy sa akin ng test. Kasi alam niyang mabubugbog siya sa akin sa oras ng recess. Kaya nga nagkaganyan ka, naalog ang utak mo. Ah, katanga ka na ngayon, dati ni ko na bano. Bano ka pa rin naman, nag-i-English ka lang. Para di ka masabihan ng support, mga bara mo, tinataglish mo lang. What the fuck? Are you fucking insane? Ang dinulot mo katangaan sa sarili mo, nothing but a shame. Oo, isang anak mayaman ka. Kaso pag nadapuan ka ng langaw, nagkakasakit ka na. Konting ubo mo lang, puta, pinapa-hospital ka na. Ako, sanay sa kalye, maarawan, maulanan, dumidiskarte. Malakas na tao kahit pagod, naliligo pa sa gabi. Ikaw, makakita ka lang ng lamok, meron ka ng dengue. Gago. Intindi naman nun. Kaya pag inaasar ko to, nag-aagaw buhay na. Ikaw ba naman ipahabol ko sa aso, tapos tatawanan lang kita? Matutroma ka talagang isip bata ka. Kaya nga, galit na galit ka sa akin, di ba? Dahil binata na tayo, binubuli pa rin kita. Hanggang dito sa PSP, kinukupal pa rin kita. Kahit saan kang liga pumunta, walang hiyain kita. Papasok ka sa CR, susundan pa rin kita. Iihian kita sa ulo kahit na tumatay ka pa. Wala akong palalampasin na oras tanga. Yung tipong para di kita pagtripan kahit walang dahilan, bibigyan mo ako ng pera. Kasi nga, galit ka sa akin, di ba? Dahil isa kang special child na kulang sa aruga. Oo, mayaman ka nga, kaso pag kumain ka sa karinderya, nagpapa-bill out ka pa. Wow, social talaga. Sabaw na lang hinihigop mo, nagcha-chopstick ka pa. Di ba, rich kid? Hindi ka ma-rich. At big time to pag nagbibigay ng tip. Tinuturo niya sa lugar niya ang lahat ng mga adik. Gago. Mongoloid ka talaga since birth, tama? Maghapon kayo nakausap yung sarili kasi weird na bata. Kaya yung tulad mo na bugok, mahinang klase yan. Yung tipong aliit-iit ng problema, puta, maglalaslas na yan. Paano pa kung naranasan mo mga pinagdaanan ko? Nilait ng mundo, hinusgahan ng mga tao, baka nasira na yung ulo mo at nagbigti ka ng putang ina mo. Dahil wala ka sariling desisyon, nakadepende ka sa mama mo. Marangya nga buhay mo, pero magulo naman ang estado mo. Diploma mo, ipapalamon ko yan sa'yo. Hindi yan ang basihan ng tao para maging ganap ka na tao. Hindi yan ang basihan dito sa mundo. Kaya kung yan ang basihan mo, ipaprint mo. Ilagay mo sa harap at likod mo. Pag babattle ka, ilagay mo sa harap at likod mo. At sabihin mo sa mga tao, diploma ko to, diploma ko to. Ano, panis kayo? Tsaka kamanlimos ng pagmamahal at respeto. Hindi ko minamalit ang diploma kaso masyado kang arugante. Hindi ka naman lihiti mo na negosyante, minamalit mo pa kaming mga dumidiskarte. Kaya wag mo akong yayabangan ng mga negosyo, no, na hindi naman ikaw ang nagsakrispisyo. Oo, chili garlic lang ang negosyo ko, pero proud ako na ako ang nagtayo. Kaya kung mamaliitin mo ako, taas noo pa rin ako. At least kumikita ako sa sariling pinagpagurang ko na hindi ako umaasa sa mga inutil na mga putang inang magulang mo. Kaya huwag mo akong yayabangan ng binigay ng mama mo na kotse. Ako, kahit motor lang na pundar ko sa ngayon, at least ako ang bumili. Leche, mayaman ka nga po. Mataas nga pinag-aralan mo, pero lahat ng klase ng grain pinag-aralan ko. Mayaman ka tanga, putang ina, mayabang lang ako. Pero dumadami ipon ko sa banko dahil sa pagsisikap kong ito. Kaya tatalunin ko yung diploma mo ng putang inang diskarte ko. Pack you ka, sir. Bumili na ako ng kotse lalabas this year. Tang ina. Okay, so round 1 ni Badang, hindi siya ganun kasolido. May mga linya ako na sinasang-ayunan ko, pero based dun sa content or sa context, no, is hindi siya ganun kabigat. Yung angulo ni Badang about dun sa pagiging mayaman ni Nico or ni Akata about dun sa mga napundar niya na galing daw sa magulang. So, hindi natin alam yung toong kwento kasi
napanood ko lang naman si Nico or si Akata nung Akata na siya, no? Nung Nico is hindi ko pa siya napapanood. Pera lang yung mga na-review na natin ng mga battle niya ngayon, no? Ang ibig kong sabihin is hindi ko naabutan si Akata as Nico na bumabattle pa sa Flip Top. Ngayon ko na lang siya napanood as Akata, no? Binabalikan ko na lang yung mga Nico na battle. So, nag-gets niyo ba? So, sana nag-gets niyo yun. Pero, yun, so far, medyo nabitin ako dun sa performance ni Badang. Kasi, feeling ko hindi enough. Feeling ko kulang. Feeling ko hindi ganun kabigat yung mga sulat niya para kay Akata. Feeling ko hindi yun naging... hindi niya nauga ang isang Akata. Nag-antay ako ng mga solidong linya, nag-antay ako ng mga perfect angle. Pero yung ginawa kasing angle ni Abadang dito kay Akata is yung mga napundar ni Akata na which is galing daw sa magulang, na hindi naman natin sure kung yun ba yung totoo or totoo ba yun, 'di ba? So ayun, overall nakulangan ako sa punches ni Badang. And nakita niya naman, pinanood ko lang siya, pinakinggan ko lang siya kasi nag-aantay ako ng isang solido na suntok na pwedeng masabi natin na malakas yun, nauga si Akata doon. Yun, pero this time medyo hindi nauga si Akata sa mga banat ni Badang doon. So tignan natin kung anong bawi ni Akata. Round 1, Akata, let's go! Hi! Tito Badang! Una pa lang, aaminin ko nang idol ko po kayo. Bilang fan, pwede bang magparinig ng sample ko sa'yo? Pwede? Ganito ba mag-battle rap? Tumungga ng gin! Blackout malamang! Tumba sa sahig! Knockout ni Saddam. Tumodo ang unique. Al-Qaeda yung bomb. Ang ganda nun. Tumamba sa sahig. Knockout ni Saddam. So, ayun yung reference ni Akata dun is yung sinuntok ni Damsa yung nakaraan. Sa yung naging issue rin yun. Naging ano rin yun. Naging maingay din yun sa FB, no, sa Facebook, yung pagsuntok nga ni Damsa doon sa kalaban niya sa freestyle. No, yun. Blackout malamang. Tumba sa sahig. Knockout ni Saddam. Tumodo ang yanig. Al-Qaeda yung bomb. Pumondo ng yin. Nawala yang. Balanse biglang. Alakazam! Kung sa Muslim, ito ay haram! Allahu Akbar! Hindi ito prank! Paktay ka, Badang! Intro pala! Mati! Sobrang agresibo na talaga ng delivery ni Akata. Sobra. Iba na yung mga napapanood natin before sa kanya. Ibang klase na yung delivery niya. Ano na, sobrang agresibo na. Matik! Lamyo ng dehings boring pag may Akatang nakasampa. Di lang to basta good morning! Magandang umaga talaga! Kaya ano, Cebu? Segpengin eh? Yeah! Pwe! Ang baduy ng puki ng ina! Bibus! Fuck you! Para sa iyong ginawa! Nag-hire ka ng low IQ, nag-iisip ka ba? For your information, di ako nagpataas ng value para yung quality ibaba! Ano yan? Para lang ba maging labis palaman ng wallet mo, pati tong akusadong manyakis minamarket mo? Walk in the park. Tito Badang!
stupid motherfucker na maraming satsak. Isa kasada hilan kung ba't kredibilidad ng battle ay bad. Kung talagang eksena gusto nyong kaledado mangat, dapat unang requirement bilang battle rapper, college grad. Gago. Huwag kayo nagpapapasok ng mga utak nana. Tago nyo yung mga tulad nito, may mga bata. Silang mga inosenteng mata na nakakaawa. Silang nakakakita ng ganitong halimbawa. Isipin nyo, example ng tao, Tito Badang. Ano yan? Definition ng mga taong hanggang dyan na lang. Aray. Ay. Ba't ba kasi ang dami mong katulad na utak boy? Mga gunggong na hirap umangat bilang Pinoy. Panay hipokrito pang kala mo di makasalanan. Porket pag-asenso di makayanan, panay palusot na lang di habol yumaman. Gago ka ba? Seryoso, hindi tayo aasenso sa ganitong proseso. Kaya nga ako, ngayon pa lang tinatarget ko na kongreso. Gago talaga. Ako ay nasiguradong malakihang presyo nang di ako matulad sa tulad mong laya sa kulungan ngunit sa kahirapan na natiling preso. Bigat. Bastos na kung bastos. Hindi ka surprising. Piece of cake ka lang na wala pang icing. Sinayang mo yung flat, sana tinapat na lang sa... Sinayang niya yung flat, sana tinapat na lang sa pricing. Sinabi ko na, sayang. Total sa sahod ako nagpaangat, yun ay pricing. Kidding aside, kung sahod na pataas, ano pang pwede kong magawa? Baka pag pinasahan nyo ako ng batas, biglang umasenso tong bansa. Tang ina. Uprising. Kaso yung mga kapwa ko, MC, ayaw ko manalo eh. Kaya sige lang, tito, uwi mo na yung boto ng mga hurado. Basta pag ako kumandidato, aking boto ng mga tao. Sa aking boto ng mga tao. Fuck! Makawala na yata ng resibo yung ROI. De, pero seryoso, mahal ko kayo. Pangako, pag ako nakapwesto, pag nangurakot ako, konti lang. Sisiguraduhin ko sa inyo na pag nagbisyo ako, chonky lang. Kaya kung ako sa'yo dito, wag mo na akong awayin. Ako nang bahala sa'yo sa future kapag wala ka nang makain. Promise, tutulungan kita. Basta ikay magpakabait. Yung mga kamay mo, wag mo kung san-san dinidikit. Gago. Babe, dog! Yung mga kamay mo, wag saan-san dinidikit. Kasi nga, diba, may kaso si Badang about dun sa... alam nyo na yun. Babe, Darwin! Matuto kang makinig. Sa mga tulad kong nag-iisip at matuto ka rin maghintay at wag masyadong mainip. Pagkat pag-akataka deal, madelay man yung ROI, siguradong babalik! God complex na kung God complex, pero kaya ko kayong iligtas. Akata effect, siguradong mas effective pag naging tangulo ng Pinas. Gago. Ang ina nyo, huwag kayong tumawa. Ako'y seryoso talaga. Kung gusto nyo maging first world to na bansa, vote for Akata. Seryoso, tanda. Huwag ka masyadong seryoso, tanda. Ginamit lang kita sa pangangampanya. Tag-edang ano yan. Lupit ng round ba ni Akata? Nakita ko na kaagad yung ano yung pinagkaiba ng dalawang battle MC. Nakita ko na agad kung ano yung pinagkaiba ng atake ni Badang sa atake ni Akata. So, una, yung atake ni Madang ni Badang, sorry. Yung atake ni Badang is hindi siya ganoon kabigat.
nakukulangan ako sa presensya, nakukulangan ako sa bigat, nakukulangan ako sa mga punchline, sa mga punches, sa mga haymakers. Ayun yung mga napansin ko sa ano eh, sa performance ni Badang. Hindi niya nauuga ang isang akata doon, puta. Kailangan mo kasi talaga ng isang solido na linya para mauga yung akata eh. Kasi yun nga, iba nga yung presensya ni akata, no? Yung mga ganung banat, feeling ko hindi yun umaabot sa isang akata, no? So yun yung napansin ko sa performance ni Badang, yung context niya, yung content niya kulang para sa akin. Then pagdating sa round 1 ni akata, lahat ng sinabi kong kulang ni Badang is na fill upan yun ni akata, no? Sa pagiging agresibo, ang tindi nung pagiging agresibo ni akata sa performance pa lang, sa delivery pa lang, kitang-kita mo na yung aggressiveness, no? Doon pa lang lamang na si Akata doon sa stage presence, lamang na si Akata doon. Plus siguro additional na lang eh, additional na points na lang talaga yung nangyari sa ano, sa yung pinaka-content or pinaka panga context ng ano, ng round 1 ni Akata. Yung parang ang sinasabi niya dito is dapat ang requirement sa battle rap is college grad. Tapos yung ginamit lang kita sa pangangampanya. O nga, yung galing nga nung ano niya, marketing niya, no? About dun sa ano yung kongreso, tapos pagiging Pilipinas, yung Akata effect, magiging mas effective yun kapag pangulo na dun ng Pilipinas. Diba? So, yun, marami yun, mabigat yun, and para sa akin, dun pa lang. Although may mga punch, may mga malalakas na suntok si Akata na hindi direkta kay Badang, yung kay Pibus, yung kay Balakid, tapos yung kay Batas, maganda yon. Pero sa tingin ko, yun lang naman eh. Yun lang naman yung mga linya ni Akata na hindi patungkol kay Badang, no? Pero the rest, nauga na si Badang doon. Yung wag malikot yung kamay mo, inang lupit nun, nasingit niya pa yon sa ganong masikip na context na nasingit niya yon. Ano pa? Marami pa. So, solid yung round 1 ni Akata, pero hindi ko ibibigyan ng perfect yon. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, may mga lines pa rin si Akata na hindi pa patama kay Badang. So, I'll give it 9. Pero yung Badang talaga sa round 1, medyo nakulangan talaga ako sa lahat ng aspeto, no? So, ibigyan ko ng 7 yon para kay Badang. So, it's a 9-7 in favor of Akata. Marami pa ako hindi nasabi sa round 1 ni Akata, pero tignan natin sa round 2. Waiting pa ako. Ang ganda ng intro niya. Speaking of intro, no, ang ganda ng intro ni Akata, solid 'yon. Tapos nagsunod-sunod na 'yung mga malalakas na suntok. May mga lumilihis lang na linya, hindi papunta kay Badang, pero so far more on Badang naman 'yung mga punches niya. So ayan, 9-7 Akata. Round 2! Badang! Let's go! Galing-galing ni Akata! Parang tanga talaga! Mapapasabi ka ng shit naman! Magkukwento ako ng saglit, dumaan ako sa palayan, may nakita kong baka, kala ko si Shernan. Ano? Gago. Ano, Akata? Ganito na lang ba tayo? Kailan ka ba magbabago? Kapag hindi na nagpa-plus yung tae sa CR nyo? Kailan ka pa mayroong gagawin? Kapag yung kulang langgam at itim, iyong pag-aawayin? Puro ka reklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba iniisip yung pagod ng langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos puro ka pa reklamo sa sa buhay mo? Langgam, nawala tuloy ako. Puro ka reklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba iniisip yung pagod ng langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, puro ka pa reklamo. Wala tuloy ako, tumawa kasi to. Sa buhay mo, hangal? Tuwan-tuha. Nawala tuloy talaga ako. Putang ina. Gago kasi to. Sayang talaga yung 50,000. Puro ka parek, ilutin ko na lang, puro ka pareklamo sa buhay mo, hangal. Hindi mo ba inisip yung pagod na langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw, nawala talaga ako. Putang ina. Nawala eh. Teka lang, pagod sa asukal, hindi mo ba iniisip yung pagod na langgam pag nagbubuhat sila ng asukal? Tapos ikaw,
Puro ka pasarap sa buhay mo. Nawala talaga ako, puta. Hanggang ganito, guys. Hanggang ganito. Sige, ganito na lang. Putang ina. Sige. Kung puro yan, ano ah, tama, ano, ikaw lang yung taong marangya ang buhay. Pero ang mga kalooban, naghihikahos. Kayo lang itong magaganda ang buhay, pero naghihikahos. Tama yung sinabi ng The Woods. May pera, may yaman, may kotse, pero nakalimutan ng Diyos. Sobrang kapangyarihan, sobrang katakawan, sobrang kayamanan. Ikaw, utang ina mo, mayaman ka ng mayaman. Bakit kung walang mahirap, sino magtatrabaho para sa'yo? Tandaan mo, kahit mayaman ka pa, putang ina ka, pambalansi ka lang ng mundo. Kaya huwag kang magpagmataas na tao, walang exempted dito. Dahil kahit gano'n ka pa kayaman, sa simenteryo pa rin ang diretso mo. Kahit ikaw pa pinakabilyonaryo sa mundong ito, putang ina, wala magagawa yung pera mo pag dumating yung araw na ikaw ay maghihingalo. Kaya ka huwag magmapagmataas na tao. Alam mo, epekto ng pagiging mapagmataas mo? Gusto na maging kalapati ni Righteous One, putang ina mo. Kasi kahit anong gawin, wala ka pa rin kasiyahan. Kung kumpleto kinakain mo, dapat hindi ka ganyan. Gusto mo, tapusin na lang natin buhay mo sa mga pulis, bakit di ka maglaban? Total, addict ka naman, naglalaway sa FB niya. Sabog na sabog, nagdadrama kasi patay na raw yung daddy niya. May pakiramdam ka din pala, pero ako wala akong konsensya kasi wala ka rin awa. Isipin mo, magdamag mong binubuhusan yung dahon ng gabi, pero di mo mabasa. Hayop ka talaga. Gago. To, ha? Hayop ka talaga. Kailan ka ba aasta na tao ka? Alam namin negosyante ka, pero bakit mo binibenta yung lupain ng Mall of Asia? Bakit? May titulo ka ba? Pagkakaalam ko, sira ulo ang titulo mo. Pero bili ko sa taong to. Sa kabila ng kanyang kapansana, nakuha niya pa rin magpasaya ng tao. Kaya sabay-sabay tayo. Sayaw akata, sayaw akata, sayaw akata, sira ulo ka. Gusto niyo ng real talk? Si Akata, pinalayas to ng mama niya. Imbis mga damit ang dinala, grocery at dilata. Totoo yan, kinuwento sa akin nila Zeta. Kaya pumunta naman tayo sa pinagmula na matindi mong problema. Di ba namatay ang ex-girlfriend mo dahil sa matinding lupus na karamdaman niya? Doon nagsimula ang problema sa mental health mo. Kaya hindi ka madala-dala sa US ng stepdad mo. Kasi baliw ka. Hindi ka naman nagbabaliw-baliwan, baliw ka talaga. Oo, totoo yan. Kasi unang dinala sa US, mama mo. Pangalawa, yung ate mo. Pangatlo, si Niknok Nature, yung kapatid mo. At sinunod yung mga apo't mga pamangkin. Ikaw lang di madala-dala sa US kasi hindi ka pa magaling. Kaya wag mo kami tine-therapy session, wag mong ina-apply sa amin ang gamutan mo. Hindi. Hindi namin problema ang magandang buhay na pinagdadamutan sa iyo. At alam ko rin mula isinilang yung anak mo, mama mo na bumibili ng mga gamit niya at hanggang ngayon siya pa rin nagsusustento. Kala ko mayaman ka, putang ina mo. Anong trip mo? Kaya kahit kailan hindi magiging proud sa iyo yung anak mo na pag-alaki niya si Ritmo. Kasi bata pa lang siya kung ano-ano na tinuturo mo. Tama ba naman na sabihin mo na ikaw si Kristo? Sira ulo ka talaga. Pero medyo smart ka. Ako smart din. May globe pa nga, TM at dito. Pero sa bahay nyo, mayaman ka, kaya may sarili kang mundo. Angal pa ng angal kapag hindi masarap ang ulam mo, wala ka naman trabaho. Alam mo, para masarap ang ulam mo, ulamin mo yung katulong mo. O isa sa dancer dito. Angal, pag di pang masarap ang buhay na ito eh. Utang ina eh, no? Ano mga pinagsasasabi mo? Tatakbo kang presidente? Mandiri ka sa sarili mo. Utang ina, sa flip-top at tinatarantado ka lang eh. Pilipinas pa? Ang ina mo. Ang lakas ng tama na ito sa ulo, putang ina. Gago, freestyle lang to kanina pa. Gago ka. Huwag niyo ibubuto to. Sira ulo to. Ang mangyayari sa Pilipinas, lahat kayo masisiraan ng ulo. Maniwala kayo, ang gagawin niya lang, mag-chonky maghapon, tapos pahihirapan kayo. Papalakin yung tax, papalakin lahat, nanakawin lang ni Gago. Di ba? Totoo. Kaya nga nag-iingay to dito eh. Gusto niyo tatakbo, Gago, tumakbo ka na lang palabas, okay lang. Gago. Tangina, kung freestyle lang, kanina, pinagbigyan lang kita. Pero si Akata, mahal ko to. Kaya palakpakan natin, putang ina. Okay, so dalawa yung nag-matter sa round 2 ni Badang. Una, syempre yung choke niya, nawala siya doon sa may tumawa doon sa
pulang langgam tsaka itim na langgam na pag-aawayan. Di ko alam kung sino yung tumawa doon, pero sa tingin ko si Target yung tumawa doon. Kasi nung nalilipat kay Badang yung camera, nakikita ko si Target tawa ng tawa doon sa gilid. So, feeling ko si Target yung tumawa doon. So, ang layo noon, ang tagal noon, matagal siyang nawala doon. Sobrang layo nung performance ng round 2 doon sa round 1. Kasi yung round 1 naitawid niya na malinis. Pagdating sa round 2, may mga blanks na. So, yun yung una. Pangalawa, syempre yung freestyle. Pero syempre, ano natin yon, prop sa freestyle ni Badang. Ang galing nun, no? Nawala na siya doon. Pero from that, nasa umpisa yung choke niya eh. From that, hindi niya na nabawi yung returns niya. Pero tingnan nyo yung kung gaano kalupit yung mga freestyle niya, no? Sobrang hirap mag-isip, no? On the spot na mga linya. Tapos pagtutugmain mo pa. So, props kay Badang. Ang lakas nun, yung freestyle na yun, ang tindi nun. Pero syempre, tournament to, written format to, kailangan nating maging stricto sa mga ganong bagay. So, yun, choke, tsaka yung freestyle yung pinaka nag-matter dito. Yung angles, isa pa, pangatlo yun, angles is naulit eh, about dun sa pagiging mayaman nga ni Akata. So, I think yung tatlong elements o yung tatlong categories na nakita ko or napansin ko or nag-matter sa round 2 ni Badang, malaking hatak yun. Choke, freestyle, tsaka yung mga angulo. Yung freestyle, hindi naman ganun kalaki yung magiging bawas nun sa akin kasi, yun nga, sabi ko nga, ang tindi nung freestyle na yun. Sabi ko nga sa inyo, mahirap mag-isip na mga linya or mga words na magkakatugma, tas on the spot pa. So, props doon, pero dahil nga tournament to at written format, kailangan natin ibawas yun. So, yun. Mamaya natin iskuran, tignan natin kung anong bawi ni Akata, depende sa bawi ni Akata, kung madudurog niya ba yung round 2, diba? Kaya natin mag-adjust sa scoring doon, okay? So, sayang yon, sayang hindi natin narinig yung pinaka potential ng round 2 ni Badang, sayang. So, yun, tignan natin, round 2 ni Akata. Akata, let's go! Hirap maging masama kapag ganyan. Tangina mo, dami mong sinasabi. Kala mo, ang dami mong alam. Sino namang gagong maniniwala sa'yo eh, 41 years old ka na, nandito ka pa, Badang. Akin ang buhay yan. Ang sad ng story. Tumandang walang na pala. Ano yan? Porkit sinabing life begins at 40, ngayon ka lang nagsimula. Ayun. Malakas yun. Sa tingin ko parang half ng round 2 ni Badang nabura doon. Malakas 'yun. Magaling kang kupal ka. Panay ka cry kay Jesus Christ. Di ka man lang nag-try magsik ng financial advice. Ang kapal. Di ka na nahiya, ang kapal ng mukha mo. Pati si Toyo, iyong binabraso. Yung iba nagbebenta ng tropeyo, tapos ikaw magbebenta ng kaso. Pagkatapos mong sabihin 100,000, hihirit ka bigla ng kahit magkano. Itadrugs ka ba? Ang inan to, last ng tama, sasabihin para sa views. Gusto mo pala ng malaking views, eh di sana nagpakita na lang ng titi sa bus. Malamas ka ng suso without consent. Magsalsal ka araw-araw, yun yung gawin mong content. O baka sabihin mo, di mo kailangan kasi may negosyo kang iyayabang. Tong chili garlic, thumbs up, sarap ang hang. Kaso, malaman-laman ko, asawa mo namuhunan. Utusan ka lang. Di ka na nahihiya? Babae nagtataguyod sa'yo? House husband all around. Ikaw ang dapat panagutin. House husband. Pag yung babae mong anak nagsettle down sa tulad mong palamunin. Aray. Sorry. Yung anak mo tatandang may low budget na puday. Ganyan magiging outcome pag nahulma sa yung kamay. 299 engagement ring, pang below average guy. Chance niyang magtagumpay? Payot sa ano o sa Bombay? Sorry.
Ganyan talaga kapag ikaw yung naging ama. Tangay na magpo-40 to ano eh. Tapos tanga ka pa rin. Imbis magturo, ikaw pang natuto nung tumulong kas anak mong gumawa ng takdang aralin. Di ka ba nahihiya tuwing may reunion inyong angkan? Sa kabila ng pang-uuto nila, paano ka nga ba nila pagmasdan? Sobrang saya. Sa'yo nakangiti sila. Sikat ka raw, nakakasilaw. Kaso iniimbita ka lang naman talaga nila para meron silang dakilang taga-ihaw! Taga-buhat! Taga-bitbit! Taga-hugas! Taga-ises! Taga-sinop! Taga-ligpit! Taga-kwento! Taga-ngit-ngit! Hanggang sa pagnalasing, tama mo na ang inggit sa mga kamag-anak mong may mas narating, palihim kang nanliliit. Chef! Ang sakit! Kainuman mo, doktor, attorney, yung ibabalik bayan. Yung mga pamangking binubuli mo lang dati, ngayon inaarboran mo ng pinaglumaan. Limusrelos, sapatos, tsaka kung ano-anong kasangkapan para mapagtakpan yung napag-iwanan yung kalagayan. Ganyan mangyayari. Pag pinili, diskarte, inuna forma. Ka-graduate sa korte, subpoena diploma. Punto. Ang ina mo, tumanda ka ng ganyan, gago, nakakaawa ka. Nakaulong ka sa pagiging tanga, kaya akala mo malaya ka. Kaya fuck your smart, shaming, shame on you. Sa akin di yan uubra. Panampaldiwa to sa'yo, di ko lang basta itutugma. Pilipinas, ano na? Mas maraming badang kesa akata. Kaya iba't ibang lahi kumukubra. Para gisingin mga mangmanga tanga, ilang result pa ba dapat tumumba? Seryoso, mas maraming badang kesa akata. Mas maraming mangmang kesa nagbabasa. Kaya mas maraming tumatandang tatanga-tanga kasi mas piniling magpaalipin sa mahirap na bansa. Eh, hindi nga kayo nagsipag-aral. Ba't pa kayong magtataka? Tanginang yan. So, ayun guys, pasensya na nag-corrupt yung unang vid. Ayan, di na rin ako nakakap kasi ang init. So, ayun, going back. Tapos naman nating pakinggan yung round 2. Ni Akata, so going ano na tayo, round 3. Okay, so yun. Pero bago kasi maputol yung unang vid, hindi pa ako nakapagbigay ng komento. So ayun, round 3 ay round 2 ni Badang, ay ni Akata. Yun na, sobrang tindi nun, no? Balik muna tayo sa round 2, no? Balik muna tayo sa round 2. Round 2 ni Badang, sabi ko nga sa inyo, tatlo yung pinaka-nag-matter doon. Yung choke, yung freestyle, tsaka yung angulo. Yung sa choke, ang tagal eh, tagal niyang nawala, lumayo na siya doon, kaya yung choke pinaka nagmatter yun sa akin. Then yung freestyle, sabi ko nga sa inyo, dahil tournament to at written format to, kailangan nating iles yun. Pero props sa freestyle ni Badang kasi antindi nun, no? Yung pag-iisip ng on the spot na mga salita na pagtutugmay mo, yung mga bara, mahirap yun, kaya props doon kay Badang. Then yung mga angulo naman is naulit eh sa pagiging mayaman daw ni Akata. So naulit lang yun. Kaya siguro kaya kong bigyan ng 6 na score si Badang sa round 2. So kung 7 kanina sa round 1, mas mababa yung round 2 kasi ang dami niyang flaws dito. Ang dami niyang lapses. So yun. 6 points para kay Badang. Then round 2 ni Akata. Grabe yung mga angulo, grabe yung mga punto. Sabi ko nga, yung punto ng round 2 ni Badang, ay ni Akata, yun talaga yung pinakasumusugat dito. Sobrang naalog ni Akata si Badang sa mga lines na generate niya, na execute niya. Props doon, super props doon, men, kasi
yung mga sinabi ni Akata about dun sa nang-arbor lang daw yung pag-reunion, yung pag may reunion yung angkan, tinatawag lang kasi pang ano, pang may pang yung taga SS, taga basta yung mga, parang utusan, parang ganun, no. Yung pag-arbor ng sapatos, ng relos, yung sinasabi niya doon. So, nauga si Badang doon kasi nag-react siya doon. So, ayun, yung mga punto, hindi lang naman ayun yung naging mga angulo ni Akata sa round 2. Marami pa siyang ginawang angulo dito. And para sa akin, sobrang naging effective yon against Badang kasi nauga niya talaga yung isang Badang doon. And mabigat talaga yung mga punto, yung mga sinasabi ni Akata para kay Badang. Kaya, para sa akin, malinaw yon na kay Akata yon. So, it's a 9-6 pa rin. Hindi ko pa rin ipi-perfect si Akata dito. Although, andun yung mga punto, andun yung mga masasakit na salita, pero mahinahanap pa ako eh. May, nakukulangan pa rin ako. No? Hindi pa kasi ito yung Akata na hinahanap ko. May, alam ko may mas malakas pa na Akata eh. Pero, so far, tignan natin. Baka sa round 3 magpakita yon. Ano pa? Marami pang naging atake si Akata dito. And for me, sobrang consistent ni Akata from round 1 to 2. Andun yung performance, andun yung pagiging agresibo. Grabe yung pagiging agresibo ni Akata sa rounds 1 and 2. So, tignan natin sa round 3. Sana madala niya pa rin yun. And sana mag-exceed pa yung performance niya sa round 3. Malagpasan niya dito sa 1 and 2. So, yun. It's a 9-6 in favor of Akata sa rounds 1 and 2. So, 18 to 13, layo ng agwat na. 7 and 6, no? Tapos 9-9. Sobrang layo na ng agwat, pero laban lang, respeto kay Badang. So, 18 to 13 in favor of Akata, rounds 1 and 2. Round 3. Round 3! Badang! Binenta ko to yung kaso ko. Oo, kasi isang bangungot siya. Kaya ko siya binenta kasi sa korte, binasura na siya! Itong sintu-sintu na to, bakit naiinggit ka dahil sa babe? Dahil wala ka, meron ako. Meron kasi akong pakikisama, hindi katulad mo. Kahit saan ka panliga pumunta, kung ganyan ang asta mo, walang re-respeto sa'yo. Pasalamat ka nga sa kanila, binibigyan ka ng battle kasi naaawa sila sa'yo. At kung hindi dahil kay Pibos, hindi mo mararanasan yung mataas na talent mo. Tapos pati siya kinukupal mo. Kaya binaband ka sa flip-top eh. Ganun ka agago. Utangin na PSP, gera na ba? PSP! Gera! Parang patay na eh. Di ba baliw ka? Bakit maayos kang pumorma? Ikaw lang yata yung first class na taong grasa. Kaya pag nanlilimus siya, libo gusto niya, ayaw niya ng barya. Katulad dito sa PSP. Nanlilimus ka, napataasin ang iyong talent fee. Bakit sino ka ba? Ano ba talent mo? Gusto mo sample lang kita ng talent ko? Gusto nyo? Bakit ka nang hihingi ng mataas na talent mo? Eh kaya mo ba ang mga boses na ganito? Eh wala ka na masilbi sa mundong ito. Magpapalseto, huw, kaya mo ba to? Tangina mo. Yun ang binabayaran na malaki, hindi yung talent mo na walang silbi. Opit ka na, tanga ka pa, baduy ka pa, putang ina ka, ano, kaya ba? Kaya wag mo akong i-underestimate. Para sa akin makipag-debate, hindi mo ko kaya kahit tawagin mo ako matanda at kuya. Si Tito Badang, kakaibang talent niya. Tangina, ano, buhay ka pa? Pulsuhan niyo, baka patay na. Kaya wag mo ako maliitin. Dahil ako'y naghahanda na rin. Maliit na bagay, talent na tunay. Kahit kailan hindi ka makakasabay, mga paa mo ngayon nasa hukay. Good luck sa karir mo, goodbye. Tangina! Madali makipagkumalan, madali magdawit, madali makipagyabangan, madali manlait. Pero iba yung may talent, iba talaga. Kahit patay ka na, maririnig pa rin ang iyong kanta. Parang Francis M. at Andrew E. Hindi na kailangan ng battle para mag-iwan ng legacy. Kaya aking tanong, kaya mo ba ito? Baka hindi. Huwag ka na magbubuhat ng pangko. Si Tito Badang, low-key lang ako. Kaya bago mo i-down, gawin mo muna ang ganito. La 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 la.
Chara pero pero papa. La 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 little nana. La 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 la. Yan ang rap skill, tanga. Tangina 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 mo. Yan ang rap skill, tanga. Tangina nyo, ako lang may gawa nito. Kaya pag may gumawa nitong estilo ko, mga putang ina nyo, mga tamod ko lang kayo. Akata, akata, piling matalino. Lahat gustong ayusin, pero sariling utak mo hindi mo maitono. Time. Panis kay Badang. Akata, let's go. Tang, ina panis kay Badang. Natawa ako dun sa ano, sa good luck sa career mo, goodbye. Kasi kumalat yun sa ano eh. Bago pa i-upload ng PSP Entertainment yung battle na to, nag-upload na sila ng ano, nag-upload na sila ng isang reels ata yun na sa PSP rin. So, ayun, akala ko yung ano, nakita ko yung reels na yun. Akala ko uploaded na yung Badang vs. Akata, pero hindi pa pala. So, natawa lang ako kasi dito pala yon. Pero, ang kulit, no? Na-foreshadow ba ni Badang yung mangyayari? Kasi, para sa kanya yung ano eh. Para sa kanya yung naging linya niya eh, no? Alam naman natin kung ano yung naging issue ngayon ni Badang, no? About dun sa kay Glock 9, di ba? So, hindi na para i-open natin yung Glock 9 tsaka Badang na issue. Pero, yun, panoorin nyo na sa Facebook kung ano yung nangyari. Pero, ayun. Natatawa lang ako kasi parang ano eh, parang na-foreshadow ni Badang yung mangyayari sa future niya. Pero ayun, no? Malakas yung ano, malakas yung round 3 ni Badang, pero hindi ko sinasabi na naging enough yon or naging kasing lakas yon ng ano ng round 1 and 2 ni Akata. Hindi, malakas lang yung round 3 ni Badang. Syempre, yun yung pinakamalinis, yun yung may pinakamalakas na approach, yung compare sa rounds 1 and 2 ni Badang, ayun yung pinakamalinis. Ayun yung may pinakapunto. Ang pinakapunto niya dito is yung ano eh, yung about dun sa talent fee, no? Bakit pinapataas mo yung talent fee mo? Bakit may talento ka ba? Tapos gusto mo sample lang kita ng talento. So, ayun, nagpakita si Badang ng talento niyong pagkanta. So, ayun yung pinakapunto, pero kulang eh. Kulang sa siyempre battle rap, especially tournament to. Siyempre kailangan ng ano, kailangan ng mas solido na punches na para kay Akata talaga, mas solido na mga approach, na mga punchline, ayun yung pinaka nagkulang sa round 3 ni Badang. Pero overall, ito yung pinakamalakas na round ni Badang, round 3. Nakuha niya lahat doon, pati yung crowd, pati yung mga battle MC sa likod, P-boost, mga ano doon sa gilid, kung nakita nyo yung react nila. So malakas yun, solid yun, pero hindi pa rin yun enough para makuha ni Badang yung, or matalo ni Badang yung rounds 1 and 2 ni Akata na napaka solid nun. So ayun, kaya ko na itong bigyan ng score ngayon, bigyan ko ito ng 8 puntos kasi from 6 ito yung bawi niya, pero hindi ko siya kayang i-9 kasi sobrang pulido ng round 1 and 2 ni Akata, and feeling ko yung 9 points dun is sobrang enough para dun sa performance na yun. Pero yung round 3 ni Badang is hindi yun enough para matapatan yung isang round ni Akata dun sa 1 and 2. Kaya 8 lang ang kaya kong ibigay, maximum na 8 ang kaya kong ibigay dito kasi marami pa rin namang kulang sa performance ni ano eh, ni Badang dito. Punches, haymakers, ayun yung pinaka kulang. Kaya 8 lang yun. So 7, 6, 13 plus 8, 21. Tama ba? Tama ba yun? Tama ba tayo dun? Or ano? So 7, 6, 13 plus, eh tama, 21 points para kay Badang. Si Akata, meron na tayong na-compute na 18. So tignan natin round 3. Hindi ko sineryoso yung paghahanda eh. Puki ng ina mo ka talaga. Ang galing mo! Ang ina. Oy! Kayo! Gusto ba talaga ako makita bilang masama? Sa ganong paraan ba talaga kayo nagiging masaya?
Pues sige, ngayon maririnig nyo na yung mga salitang masasambit lang kapag merong... Gago! Ah, okay. Yung kay Righteous, ginamit niya to. Ginamit ni Akata yung maskara na to nung laban niya kay Righteous sa ano, sa sunugan. Yeah. Good morning. Ano ba? Ha! Game? Yeah! Alright. Ang sarap mang rape! Feeling mo ang laki ng titi mo pag yung babae lumuluha. Walang hintong sa pilitang pagbayo hanggang ibigay nila ng kusa. Mga biktima, umiiyak, akala mo kung sino. Porket di nila matanggap. Okay guys, ulitin ko, umpisahan ko lang sa ganito. Nag-iba yung aura ni ano ni Akata dito nung pagsuot niya dun sa maskara, tapos nag-spit siya. Hindi, nung pag-spit niya, medyo nag-iba. Nag-iba yung aura para sa akin. Parang negative aura na siya na, alam mo yun, na-feel ko yung ano, na-feel ko yung mga, yung sa maskara na to, naalala ko kasi yung ginawa niya kay Righteous eh. Tang ina, winalanghiyaan niya talaga si Righteous doon. So, yung pagsuot niya ng maskara na to, na alala ko yung ano, yung naramdaman ko doon sa laban niya kay Righteous na puro, alam mo yun, negative vibes. Pero, ano, alam mo yun, dahil sa battle rap, makukuha ka sa, mapupuntosan mo sa ganun, no? Kaya, nakakatakot yung vibes ni ano dito, ni Akata ngayon dito. Tignan natin kung ano yung mga masasabi niya kay Badang. Nila ng pusa. Mga biktima, umiiyak, akala mo kung sino. Porket di nila matanggap ng pagpapakita ng balat ay pagbibigay motibo. Ang mahuli para sa lipunan, kadire. Pero kung pag-iisipan nyo lamang maigi, para sa nga ba ang puke, kundi parausan ng mga tite? Sadyang dominante, mga lalaki, di nyo kami masisisi. Kaya pag ako ng galaite, kung mga nasa harap na babae, pahinga lang sa akin, ihi. Seryoso, sinong hindi sasangayon? Na kung wala lang sanang batas, malamang lahat tayo ginagawa yun. Huwag na kayong maging denial. Mga lalaki, kahit sagad magpakabanal, pag nagbinatayan, di yan makakaiwas magsalsal. Kaya kung nakilala ka bilang manyakis ng sambayanan, okay lang yan. Sisihin mo yung tropa mong hilaw kung bakit pinatuloy ka pa, pangalawang beses na pala yan. Okay, sa issue pa rin ni Badang. Okay. Okay lang yun! Yakapin mo yung bintang. Normal lang naman na pag nalalasing, natitigang. Lalaki ka, Badang. Sino ka para di maglibog? Gago. Sino ka para di maghangad magpalabas ng tamod mula sa sagrado mong itlog? Lalaki ka, Badang. Normal lang yan. May gawa-gawa lang societal norm, kaya ka nahusgahan. Kapag mayaman at gwapo, wala yung kaso. Kaso pag mahirap, kamukha mo. Yun ang kaso. Hanap abogado. Ah, kala ko yun ang kaso eh. Kaya kung ako sa'yo, magparami ka ng salapi. Umiyot ka ng umiyot. Huwag mong i-deprive yung sarili at baka mamatay kang malungkot. Seryoso. Manyakis ka, Badang. Kailangan mong tanggapin yun. Kailangan mo lang magpayaman para di ka makulong. Kailangan mo magpayaman para di ka makulong. Tangina. Kailangan mo magpayaman para di ka makulong.
putukin ang ina. Huwag mo nang itanggi pa. Nawala. Maraming senyales. Malamang paboritong video mo pa nga, pagdudukit ni Andrea Brillantes. Ang ina to. Pag nakakita ng panty na may Hello Kitty, agad-agad is getting wild. Gago. Sa banyo, dali-dali. Kamay up and down sa titi just to molest the inner child. Malamang, pati yung timestamp ng mga hubaran sa lumang pelikula sa ulo mo. Kung ba't ka nagkaganyan, alamin natin yung buod. Yung nanay mong utak toge, para daw sa aranasan di ka malugi, nung bata ka, di ka lang basta pinadede, pinakain ka pa ng puke. Kaya elementary pa lang, hinahanap-hanap na niya. Early childhood ni Badang, nanghihipo na siya. Laging banned sa mga palaruan. Mga batang gusto lang magbahay-bahayan, niyayaya mo ng kantutan. Kaya nga nung nagbinata, nagrap siya bigla para mga babae mabenga. Naging kaliwang kamay ni Francis Magalona. Kaya pala may Francesca. Yan ba natutunan mo sa Itbulaga? TVJ style ng pangmomolestya? Pagtapos, manggahasa, makakalaya, dadaanin sa komedya. Ano? Masarap ba sa pakiramdam na yung utak mo alembangin? Buti na lang, no? Medyo pangit yung anak mo. Di mo basta-basta bebembangin. Sorry. Pero kung dumating man sa puntong di mo napigilan, nalasing ka, inatake ng sobrang kalibugan, isipin mo na lang, okay lang yan. Dahil kung isipin mo, dati rin naman, yung pangatlong mga kasarian, di tanggap ng lipunan. Kaya huwag ka mag-alala, baka bukas makalawa, yung mga pangmomolesto ng bata, panggagasa, tanggap na rin nila. Hindi yun malabo. Pagkat imbis ikondena yung issue, pinagtatawanan nyo pa. Kaya kayong mga natuwa sa sinabi ng maskara, nakakasuka. Nakita mo? Ayos yun, ha? Hindi yun malabo. Pagkat imbis ikondena yung issue, pinagtatawanan nyo pa. Kaya kayong mga natuwa sa sinabi ng maskara, nakakasuka. Ayos yun. Nakita mo? Di ka naiiba sa mga hayop na yan. Sa mga hayop na yan, di ka naiiba. Marami dyan, tahimik lang, pero di ka nag-iisa. Alam ko, masakit talaga yung mga sinabi ni Akata. Pero totoo lahat yun. Okay na, magpahinga ka na. Time, judges! Akata versus... Okay, sa round 3, siguro... iba yung atake ni Akata sa round 3. May pagka... May pagka-personal, may pagka-real talk... May pagka... Ang daming elemento doon. Pero, more on... So, nagkamali ako doon. Kasi sabi ko nga, nung pagsuot pa lang ni Akata doon sa maskara, akala ko yung magiging vibes niya is yung mga negative auras. Yung katulad nung pangwawalang hiya ni Akata kay Righteous One dun sa laban niya sa Sunugan. Sa akin, sobrang sakit talaga ng mga sinasabi ni Akata doon. Kahit ako, napapaaray ako doon. Fuck, ang sakit noon. Akala ko, yun yung na-feel ko nung pagsuot ni Akata ng maskara na yan. Yun yung naging memory sa akin noon. Pero since iba yung naging aura niya, syempre nung pagsuot niya, nag-expect ako ng mga ganung mga salita, yung mga masasakit na salita. Pero yung umpisa kasi ng round 3 ni Akata is hindi siya ganun ka solido
hindi siya ganun ka direkta kay Badang. Parang ano pa, broad pa yung atake niya na para kay ganito, para sa ganyan. Hindi pa yun para kay Akat. Ay, hindi pa yun para kay Badang. Yun yung mga, yun yung na-feel ko. Pero pagdating sa second half, or sumusundot-sundot naman eh. Sumusundot na may mga line, may mga lines na kay Badang, tapos magiging broad na naman, tapos susundot na naman na para kay Badang ulit. Ganon, ganon yung naging atake ni Akata. So, yung ini-expect kong Akata sa round 3, dahil nga dun sa maskara na yon, dahil ayun yung memories nun sa akin, hindi yun yung naging ano, hindi yun yung naging, hindi yun yung nakita natin, hindi yun yun. So, iba pa, marami pang, akala ko talaga yun yung mangyayari. Pero, medyo nabali yung expectation na yun, kaya medyo naano ako dun, nakulangan ako. So, siguro yung round 3 pwede kong itabla sa 8 puntos. Hindi ko yun ibibigay ng 9 points katulad nung sa rounds 1 and 2. Dalawa lang yung pinagpipilian ko. Tatabla ko ba siya or ibibigay ko kay Badang? Pero, magkaiba kasi ng atake. Yung round 3 ni Akata, real talk, personals, tsaka mga broad na issues or what. Tapos yung round 3 naman ni Badang is ano eh, yung sa pagiging tali, pagiging yung issue sa about dun sa paghingi ni Akata ng malakas ay mataas na ano, mataas na talent fee. Tapos bakit ka bibigyan ng talent fee? Ganito ba yung ito ba yung ginagawa mo? Tapos yun, nagsample si ano doon about dun sa pagkanta. So, yun yung pinakamalakas na round ni Badang para sa akin. Pero yung round 3 naman ni Akata, yun naman yung pinakamahina. So, I think pwede kong ibigay kay Badang yung round 3 or pwede kong itabla. Pero iba kasi yung atake. Hindi ko makitaan ng ng same vibes. Hindi ko siya makitaan. So, alam niyo naman pag hindi ko makitaan ng similarities yung rounds is para sa akin mas malakas kasi sila sa mga estilo na ginamit nila. Si Badang ang lakas dun sa estilo na ginawa niya sa round 3. Si Akata ang lakas din ng ginawa niyang estilo sa round 3, no. Pero siguro kung yung ginawa ni Akata dito is yung ine-expect kong gagawin niya katulad nung sa laban niya kay Righteous, possible na ibigay ko yun kay Akata, pero hindi kasi yun yung nakita ko, hindi yun yung napanood ko eh. Kaya ibababa ko to sa 8 puntos, kaya itatabla ko yung round 3 kasi pareha silang iba yung style, pareha silang hindi nag-exceed sa ine-expect ko. So yun, round 1 and 2 Akata yun, malinaw, 18 points doon. Pero round 3, worst round para sa akin kay Akata, kaya bibigyan ko ng 8 puntos yon. So 26 to 21 in favor of Akata, rounds 1 and 2 Akata, round 3 malinaw yun, tabla yun para sa akin. So yun, Akata. Diyos Badang, kung nagustuhan nyo yung laban na yun, alam nyo na! Ang mananalo dito makaka-advance sa second round ng Matira Mayaman at magkakamit ng bonus na 50,000 pesos! Ang pinili ng mga tagahatol, 5-0, panalo si Akata! Okay. Teka lang! Huwag nyo muna itigil yung camera, dito ka muna. Paano ako pupunta sa second round kung di mo dadagdagan yung bayad? Isipin mo ha, top 1 ako, top 2 siya, tapos mas malaki yung binabayad mo sa mga tanga. Oo nga! Huwag ka nang kukuha ng mga rapper na corny. Si Apex, 500,000 ang talent fee, eh tagahugas lang ng pwetsyo ni Looney. Huwag ka nang kukuha ng mga rapper na basura. Nandito naman kaming dalawa. Kung bis lang ang pag-uusapan, putang ina, malakas ang aming karisma. Pengi pera. Okay, so ayun, kitang-kita yon na para sa akin malinaw yon na nakuha talaga ni Akata yung battle na yon, in terms of pagiging agresibo, punches na punto na sobrang sumusugat talaga yun ka sa isang Badang or sa pagkataon ni Badang. Solid yun. So ayun, ulitin ko lang, isisingit ko yung mga tournament ng PSP Matira Mayaman kasi ang tagal nila mag-upload ng ano eh. Tulad na yun, tapos na yung first round, matatapos na yung first round
sa April 27, although next month pa naman yun, pero nakakadalawa pa lang sa ano eh. Nakakadalawa pa lang na-upload ang PSP sa tournament nila. May inaantay kasi ako dito, yung 6th threat kay Ram, inaantay ko yon. So, yung Sakzaki pa inaantay ko. Marami pa ako inaantay na battle dito, kaya isisingit natin kada upload ng PSP sa PSP Entertainment na platform. Kada upload nila, reviewin na natin yung tournament nila para mapag-isa na natin sila. Okay? So, ito pa lang yung pangalawang battle na nireview natin sa Matera Mayaman. Kasi una natin doon yung J-Block tsaka Mot, no? So, yun. Congrats! And para sa akin, malinaw yun. Rounds 1 and 2, akata yun. Round 3, gagawin kong table yun. So, ayun. Gaya ng dati, hindi pa rin natin isasama yung ano natin dito, yung judging. Papanoorin ko na lang siya off-cam. And sana may mga kapares na tayong, sana may mga kapares tayong judgment dun sa nakita natin. Okay? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.